Hello po sa inyong lahat. So ngayon po ay April 21, 2021. Pandemya pa rin. Sana makatulong sa inyo tong video na to sa mga gustong mag-business. So sa video na to, mag-share kami ng mga tips at i-share din namin sa inyo yung details ng aming mga suppliers. Pero focus lang muna tayo sa rubberized vinyl. Marami kasing proseso sa mga sa printing business, no? Focus muna tayo sa rubberized vinyl. Itong rubberized vinyl kasi, dito talaga kami nagsimula. Sa rubberized vinyl kasi, matibay kasi pag yung ang t-shirt mo, ang tatak niya, ang design niya ay rubberized vinyl, matibay kasi. Matibay tsaka makapal yung tatak niya. Hindi kagaya ng mga transfer paper, sublimation, maninipis yung tatak nila, no? Eh, karamihan sa mga customers kasi namin, pag nakita nilang makapal yung tatak, makapal yung design, gustong gusto nila. Yun yung maganda sa rubberized vinyl. Saka matibay talaga yung rubberized vinyl. Umaabot siya ng taon bago mabakbak. Minsan yung mga t-shirt namin, mga 3 years na, hindi pa rin nababakbak. Ang tibay talaga. Saka yung rubberized vinyl, marami siyang pwedeng itatak, pagtatakan. Pwede siya sa t-shirt, pwede sa hoodie, pwede sa bags. Marami pang iba. So, ganito ang proseso ng pagtatatak ng rubberized vinyl sa t-shirt, no? So, meron kang design na sa computer mo. Tapos, meron kang vinyl. Yung vinyl mo, ipapasok mo yun sa cutter platter. Tapos, yung design na sa computer, ipapasa ng computer sa cutter platter. Tapos yung cutter platter, ikakat niya yung vinyl na cut niya. Tapos pagkatapos makat ng cutter platter, kukunin mo yung vinyl, babakbakin mo ngayon yun. Ang pagbakbak nun, mano-mano yung binabakbak. Ginagamitan namin ng karayom para mabakbak. Tapos pag nabakbak mo na, malinis na, kukunin mo yung t-shirt mo, ilalagay mo sa heat press, ipapatong mo yung vinyl na nakat na, tapos ipapress mo. So yun ang ano, yun ang so ganun ang proseso niya, no? So hindi ko na ipapaliwanag ng detailed pa yung proseso, no? Ang gusto ko lang ma-focus tayo lang dun sa mga machines muna, kung ano yung mga machines na ginagamit. So yun, computer, cutter platter, tsaka heat press, yun lang tatlo. Tapos bibili ka ng vinyl, tsaka syempre t-shirt o kaya hoodie o kaya bag. Tsaka yung process ng rubberized vinyl, ang kailangan mo lang cutter platter tsaka heat press. Pero syempre kailangan meron ka rin computer or laptop. Yung computer or laptop kahit second hand lang, okay lang yun. Hindi naman kailangan na mataas yung specs, no? Pero yung cutter platter tsaka heat press, ang suggestion ko, brand new ang bilhin nyo para sigurado yung quality. Ang cutter platter namin ay Kuyi MK630. Ito yung kulay pula na 24 inches. Ito sigurado ko sa inyo, garantisado, matibay talaga tong MK630. Matibay tsaka maganda yung cut nya. Pulido yung cut nya. Tsaka ang pinaka gusto ko talaga dito, kahit napakarami mong kinakat, kahit araw-araw ka magkat, hindi siya basta-basta nasisira. Hindi kagaya nung mga nasubukan na namin dati, yung mga maliliit na mga 12 inches na cutter platter. Hindi siya tumatagal eh. Hindi niya kinakaya yung araw-araw na pagkakat. Kahit magpalit ka ng blade, pumapangit pa rin talaga yung ano niya, yung cut niya. Hindi kagaya na itong Kuyi MK630. Matagal na sa amin to. Araw-araw talaga nagkakat kami dito. Ganon pa rin. Maganda pa rin yung quality niya. Pulido pa rin. Nagpapalit lang kami ng blade pag mapurol na yung blade. Pag napalitan namin ng blade, yun, maganda na naman yung quality niya. Pulido na naman. Ang price range ng Kuyi MK630 cutter platter ay
nasa 19,000 to 21,000. Sulit naman to kasi 24 inches to eh. Mas madali ang trabaho pag 24 inches ang cutter platter mo. Tinanong ko yung supplier namin kanina lang. In-screenshot ko yung conversation namin sa Messenger. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang presyo nila ay 18,000 lang. 18,000, pero tinawaran ko pa, ang last price daw ay 17,800. Sagad na daw yun. So, mura na talaga yun, 17,800. Tingin ko wala na kayong ibang mahanap na mas mura dun. Tapos, ang heat press naman namin, ang gamit namin ay Kuyi din. Kuyi heat press. 15 by 15. 15 by 15 inches. Ito yung manual. Manual press, manual pull. So, ang presyo nito, ang price range nito nasa 8.5 to mga 9.5, ganun. Pero dun sa supplier nga namin kanina, tinanong ko, ang presyo nila ay 8,000 lang. Sagad na daw yun, 8,000. So, mura na rin yun no, kumpara sa iba. Huwag na kayong bumili ng mga yung mga Matic. Dun lang muna tayo sa manual para mura lang. Tsaka itong Kuyi heat press na to, matibay rin to. Garantisado ko rin sa inyo na matibay ito. Kulay pula rin to na 15 by 15 inches. Matibay ito. Yun lang. Tapos, computer. Pag meron ka na nun, cutter platter, heat press, computer or laptop, pwede ka na magtatak ng mga, pwede ka na magtatak ng rubberized vinyl. Actually, pwede ka na rin gumawa ng mga decal stickers, mga outdoor stickers, kaya na rin. Pero sa mga susunod na video na natin pag-usapan yan, focus muna tayo dito sa t-shirt, rubberized na vinyl. So, ito yung pinakamurang bilihan ng mga machines at consumables. Ito ay sa Odeon Mall. Dito sa Odeon Mall, pag pumunta ka dito, makikita mo sobrang dami na nagtitinda ng mga printers, cutter platters, heat press, vinyl at marami pang iba. Pero specifically, dito kami bumibili sa JSR Ink and Paper Supply. Yan o, ito yung stall nila. Nakita nyo dyan, yung mga details nila. Ito yung contact number, yan. Tapos, meron din silang Facebook page. Ito. Pwede nyo silang i-message dyan. Pero ako, minessage ko, rekta na ako dun sa may-ari. Ito si Miss Sarah Jane Law. Pwede nyo siyang i-message. Pwede kayong makipagtawaran sa kanya. Yan. So, yun. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana may natutunan kayo. Marami pa kaming i-share sa inyo ng mga tips at tutorials, kaya mag-subscribe na kayo. Nga pala, ang aming online stores ay Shirt Clothing. Mahanap nyo kami sa Lazada, sa Shopee, tsaka sa Facebook. Puro online lang, wala kaming physical store. Tapos meron din kaming bagong clothing line. Pangalan ay Good Vibes Clothing. Yan.